yung tapos ka na sana, tapos bigla na namang nagka-problema. OMG, what's happening to the world? So, hello mga ka-artist, this is Hannah, the mural artist, at ito ngayon ang episode natin para gumawa ng tatlo pang murals. OMG! So, dito sobrang problemado akong gumawa ng bougainvillea, pero nilalabang ko talaga dahil first time ko nga namang gumawa ng bougainvillea. Puro roses kasi yung mga pinapagawa sa akin noon at yung mga gumamela, ganyan. So, bago talaga sa akin yung detailing ng bougainvillea. Pero buti na lang, hindi pala suko ang ate mo girl, kaya naghanap ako ng ibang options kung paano nga ba yung gagawin kong bougainvillea. Ayan, inaral-aral ko yung mga linings ng white, tapos may shadowing ng red, orange, and pink, ganun. And then sinuggest ko nga pala kay sir na lagyan na lang ng blue background yung bulaklak para mas mabuhay pa yung painting at mukha siyang nasa canvas. And it was approved naman, kaya agad ko rin itong ginawa. Sa sobrang busisi nung paggawa ng mga dahon, naisipan ko na lang na i-timelapse itong video para makita nyo naman kung paano ko talaga siya ginagawa isa-isa. So ayan, diba? Naglalagay ng white-white, and then lagay-lagay ng mga dark-dark part na red. O ganyan. Isa-isa yan, mga dahon-dahon. So, ang dami niyan. And then finally, natapos ako sa ibang part, and then nandito naman ako sa taas. Then, ini-enjoy ko lang yung bawat hagod ng aking brush. Kasi nakikita ko na matatapos na ako. So, parang tinapos ko lang to ng mga 16 hours, ganun. And then, lumipat na kagad ako doon sa kabilang wall, which is beach naman yung style dito. Oo, dagat be. Hindi yung beach na ala. Hindi yung beach na naiisip mo. Basta yun be, dagat siya na may mga puno-puno, ganon. Then, pinaplat ko kay Latonyo, sa aking assistant, yung langit and then yung buhangin. And then ako naman, gumagawa na ng mga ulap-ulap dyan. Yung design kasi nito is pinakamalaki talaga yung langit part. Tapos konti lang yung part ng tubig at yung mga buhangin. So, medyo naging madali sa akin na tapusin kagad to ng halos ilang oras lang talaga. Hindi na ako umabot ng isang araw. Parang gusto kasi dito ni sir is minimalist lang since it is a dining area. Kaya, ayun. Ito yung moment na nasa finishing touches na ako. And actually, habang ginagawa ko itong mural na to, napapanood naman din ako ng mga caretakers. Nakikita naman nila kung anong ginagawa ko. Tinitignan nila yung painting, ganun. And then kung kailan tapos na, tsaka sila maraming nasabi. Pero bago ako pumayag na ipamasilya to, pinaliwanag muna namin kung bakit merong mga butlig yung pader at kung ano rin yung magiging epekto ng masilyaw once natapos na rin kasi yung mural. Siyempre, malaking impact yon sa amin. Guys, dapat tapos na talaga kami dito. Then last time, pinakita ko sa inyo na may masilya. Pinamasilya kasi daw may mga dati pang tulo-tulo. Yung dating nito, pintura. Parang ganyang kulay. Yung ganyan. May parang tulo-tulo na buo-buo. Kami naman, pininturahan namin kasi ang case naman namin, talagang pinipinturahan na lang yung ganun. Since may tendency rin naman sa painting na minsan bubukol yung pintura pag medyo makapal, ganyan. Kaya okay lang. Dahil pag nilagyan na siya ng mural, hindi nakapansin-pansin yung tulo-tulo nila noon. But, the caretaker says na pangit daw tignan, ganyan, may bukol-bukol. So, nag-decide na tanggalin yung mga bukol-bukol at kutkutin yung tao nila. So, binigyan ko sila ng time para kutkutin yun. Kahit natapos na talaga dapat kami dito sa mural na to. Pero as you can see, tatapat ko ang camera. So, ayan o. Ayan o. I gave them the chance para tanggalin yung gusto nilang patanggal ng mga caretaker. Ayan. So, grabe yung this is something, pero andyan pa din. Diba? So, parang ayan, ang daming nagulo. Ayan, inuulit ko yan lahat. Inuulit ko yan. Tendency, wala rin naman nangyari. I gave them the time para, sige, bigyan natin ng chance kung anong gusto nila mangyari. Parang, dumoble lang yung trabaho ko. Hindi naman nila nakuha yung gusto nilang mangyari. Ayan, Kitang-kita ko yan eh. Oh. Pero kasi hindi mo naman titignan yung mural ng ganyang kalapit, babe. Ba't sino ba titingin ng ganyang kalapit? Pag tinignan mo yan, syempre, malayuan di. Malayuan, no? Ito yan, no? Grabe, oh. Malayuan yan tinitignan, di. Pag malayo na yan, makikita mo pa ba yan?
Yun na. Pinipinturahan namin, yung alam namin walang puputok. Yung hindi magbabakbak. Pero yung mga ganyan kasi, tolerable kasi yan. So, ito na yung pinaka-final and na-approve na rin ito ni Sir. Ayan, ito na yan, be. Wala na siyang na-say dyan and nagandahan na sila. And then ito na, dito na tayo sa third wall. OMG, the hardest part of the world because this is a false. False eyelashes. Char. Basta be, ito yung pinaka-challenging talaga. Halos inabot ako ng 4 days. Ganun, almost 4 days talaga, be. Kasi ang sakit sa ulo, be, nung mga ano-ano na yan, oh. Parang di ko na ma-understand ng brain cells ko. Pero dahil alipin tayo ng salapi at magpapasko, hindi tayo susuko. Kailangan natin lumaban, B, para meron tayong kwarta. Sa sobrang frustrate ko, hindi ko pala na-videohan yung halos buong process ng paggawa ng falls and whatever, ng overflowing of the water. Hindi ko na siya masyadong na-video kasi sobrang nakafocus na ako sa paggawa ng tubig-tubig na yan. And then, ito nga pala yung ginagawa ko na yung mga bato-bato. Isa to sa dapat na medyo makuha ko talaga yung highlight. Kasi center of attraction din kasi itong mga stones na nasa gitna ng falls eh. So, ayan be, nasisingit ko pang kumain ng pakwan habang gumagawa talaga ako ng mural. Dahil syempre nagugutom din ako. Tao din ako eh. Bato-bato sa langit. Tamaan, wag pumangit. Char! One of the hardest part is magdetalye gamit ang maliit na brush, 'di ba? Kasi ang dami niyan, be. Ang dami nang gagawin mo tapos ang liit lang ng brush mo. Yung unang gawa ko dito sa mga halaman, be, talagang sobrang na-frustrate din ako, na nahirapan ako, na di ko mawari. Hindi kaya naman palagi nag-isip-isip ako mabuti kung tama ba 'tong ginagawa ko kasi feeling ko ang pangit nung kalalabasan pag ganyan kapino yung dahon. Kaya nag-isip ako na palitan na lang siya ng mas malaki. And then, tada! This is the final part. Wow! Approved tayo! Magkaka-uwi na! Merry Christmas!